Ang dami-dami mo namang nire-recommend. Oh, yung pinaka-effective dyan. Hi guys! Welcome back to my channel! Namiss niyo ko? Sige na. Ito naman, konting encouragement naman. So yun na nga, after ko mag-share sa inyo nung hair care routine ko, I would like to share you a step of my skincare. Actually, this, ito yung first and second step. Kasi, bakit mo ako tinatawanan? Naalala ko yung hair care routine mo. Bakit? Maganda naman. Kitang-kita ko sa video, tinan mo, may tayo-tayong buhok, para puro patay na buhok. Hindi yan patay. Baby hairs yan. Ito naman, nakaka-distract eh. Hindi kaya, Maganda kaya yung buhok ko ngayon. And, bahala na ang mga netizens mag-decide kung maganda ba talaga yung buhok niya. Oh, yun na nga. So, di ba, pinakita ko na sa inyo yung hair care routine ko from the last video. Simple, easy steps on how I maintain my hair, lalo na ngayon na lang salons. So, for this one, I'm gonna share you a part of me because I'm a skincare enthusiast and I've been meaning to share you my skincare routine pero masyado siyang mahaba, it's too lengthy. So, I decided to break it down into smaller steps. So, for this one, I'm gonna teach you or I'm gonna share with you how I double cleanse. So, for double cleansing, it's a Korean skincare routine. It's the first and second step. So, for the first step, kailangan mo ng oil-based cleanser. So, this one is from Human Nature. This is locally available. Human Nature? Anong tawag dyan? This is an oil-based cleanser or a cleansing oil. Ayun na yun, walang pangalan. This one is gentle cleansing oil. 100% na. This is sunflower oil if I'm not mistaken. So, ito naman, this one is from Japan. DHC yung tatak niya and this is called deep cleansing oil. Marami na ako na-try na cleansing oil. Na-try ko na yung sa Biore or Biore. Parang feeling ko Biore yung basa. Biore, Speedy, Speedy or yung Softimo, and mga cleansing balms. So, for today, ito yung gagamitin ko. Paubos na to. Ano yung gagamitin mo sa dalawa? Dalawa yan eh. Ito muna. Nagpakita lang ako ng option kasi this one is locally available. Ito, sa Japan ko pa ito binila. Pero they have this in Lazada or Watson's. Oh no, not Watson's. Lazada or Shopee. This one, selected Watson stores. Alam ko meron. Or beauty bar. Pero alam ko they deliver. So, ito yung first step, oil cleansing. Tapos yung second step ay gagamit ako ng water-based cleanser. So, this one is this one is available locally din. Lux Organics yung tatak niya. And it's available sa Watson's or sa SM stores online. And meron din sa Shopee official Watson store. This one is from dito sa Japan. Korea. I remember buying this sa Korea 2 years ago. Pero dahil hoarder ako dati ng products, ngayon ko lang siya nagamit. Hindi pa naman siya expired. So, what can I share with you about double cleansing? Double cleansing takes away your makeup, SPF, and other impurities like pollutants. Sometimes kasi, sa dami ng nilagay mo sa face mo when you layer your skincare, diretso water cleansing is not enough. So that's why I do double cleansing. So for water-based cleansers naman, I make sure that they are low pH. So this one is low pH. Another alternative for this one is the CosRx low pH cleanser. And ito naman, bubble cleanser to. This is 6.5. Meron ding magandang water-based cleanser ang face shop. I think that's rice variant. And meron pang isa na favorite ko din, pero nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero napipicture out ko yung itsura. So, I'm gonna show you how I... Ang dami-dami mo namang nire-recommend. Anong pinaka-effective dyan? Siyempre, you have to test for yourself because what effective for me may not be effective for you. Kaya I'm giving you options locally and internationally like Japan and Korea. So, ang ipapakita ko lang guys ay yung pag-oil cleanse kasi, hello, marunong naman tayo lahat mag-ilamos unless di kayo marunong. So, papakita ko to. So, first off,
Siyempre, tanggalin ko muna yung mga ganap ko sa buhay. Baka ba yung bilis-bilis na yan? Lagi na lang ito nagmamadali. Tapos, natanggalin ko yung bunny earrings ko. Na in-unbox ko dun sa Zalora. I think that's second haul. No? Yan. Tapos, third. Siyempre, third haul? Mm-mm. No, dalawang beses pa lang ako nag-Zalora. Second nga, pero third video pala. Ah, okay. Tapos, siyempre, tanggalin ko yung salamin ko. And kung papansin niya, mayroon akong pimple patch. Kasi mayroon akong pimple sa may... Saan? Grabe ka naman makapokus. Dahil mayroon akong pimple dito. Kaya, nilagyan ko siya ng pimple patch para hindi ko siya i-prick. And nasasaktan kasi siya dahil sa salamin ko. So, parang to protect lang. Ayan. So, natanggal ko na yung mga hanas ko sa buhay. Kunin ko yung headband ko so that my hair won't get in the way of my face. Ito na, makikita nyo na naman guys yung hairline ko na tinatago-tago ko ng bangs ko. Ang problema, hindi ko nakikita yung sarili ko. Usually kasi pag nag-double cleansing ako. Pati ba yung pilik mata mo yung mabubura ba yung double cleansing? Oo, mabubura yan. Kaya ang kilay mo? No, yeah. Oh. Mabubura yung kilay ko. So, ayan. Lagi ko itong dala when I travel. Itong combo ayan, na to, yung hair tie ko. Nila yung ano. Nakita na naman nila ako ng bare face. So, kung papansin nyo, meron akong eyebrow. I used eyebrow powder. Naglagay din ako ng neutrals na eyeshadows. And black na eyeliner. This is liquid eyeliner. Tapos, nag-curl din ako ng lashes. Tapos, for my face naman, naglagay ako ng liquid highlighter. Hindi na ako nag-contour kasi naka-mask naman ako. And nag-conceal lang ako. So, I'm not wearing any foundation. Nag-conceal lang ako. Nag-finishing powder. And that's pretty much it. So, tatanggalin na natin siya. Yung lipstick, mabuburahin din yun ng ano? Yes. Ito ngayon ko lang to in-apply. Kasi nga sabi ko, I look too pale. And it turned out na yung lipstick ko, pale din siya. I'm hoping that it will complement my eyes. Kasi nga medyo neutral smoky siya. So, paubos na siya guys. Oh. Ubusin mo na. Hindi naman agad yun. So, for this one, mga 4 pumps. Ay, wala na. Ayaw nyo na. Tapos, dadagdagan ko na lang ulit. So, iwa-warm ko muna yung oil ng hands ko. Tapos, nagsustart ako sa eyes ko. Bago ko i-bring down sa lips ko. Kasi magiging messy siya kapag nalagyan na siya ng lipstick. So, move ako konti kasi may salamin dito. Yan. Guys, you have to be gentle when you remove your makeup. Lalo na sa eye area. Kasi sensitive yung skin nyo dito. So, kailangan mo lang siya. Eh, syempre, nagtatanggal ng makeup eh. Para lang ma-breakdown niya yung, sinabi ko nga sa inyo, yung mga impurities, yung SPF, yung makeup. Ginagawa ko to usually sa banyo. After nito, pag medyo naramdaman ko na hindi na mabigat yung lashes ko, natanggal na siya. So, noon naman. Ayan. So, noo. Tapos, sa bandang ilong. Circular motion lang. And very gentle dapat and soft. Don't be too hard on your skin. Hindi kayo naglalaba para lamutakin yung mukha nyo, guys. Ay, may pa-suspense na to. Ayan. Tapos sa baba, so whatever's left dun sa palm ko. Ayan. So kapag feeling ko na breakdown ko na yung makeup ko, all over, patanggalin ko na yung sa lips ko. So guys, kung napansin nyo, hindi ako gumamit ng cotton. Kasi nga, oil cleansing, for me, it's best use your fingers para ma-warm mo yung oil. Tapos matanggal mo, madali mo siyang ma-breakdown. Yun na yun? So yung lips ko, huli ko siya. Konting oil lang pala yun, tapos okay na? Mm-mm. Ayan, after nito, babasain ko siya ng water. Pag nabasa ko na siya ng water, magpo-proceed na ako sa water-based cleanser ko. Tapos na?
Yan. So, parang ang pangit naman na magbabaya kung na ganito yung itsura ko. Hindi, sige. Balik ka mamaya pag makapag-hilamos ka na. Hilamusan ko lang to, tapos pakita ko lang sa inyo yung itsura and yung purpose ng double cleansing. So, tapos na yan. Focus natin ha. Pakita natin sa kanila. Huwag mo ipakita sa kanila yung mukha ko na na-double cleansing ha. Napaka-pangit. So, commercial kaya hanggang po ganun-ganun lang. Hindi nila pinapakita lahat. Para makita ng ano kung paano talaga ako. Ayan o. Okay na. Okay na yan. Natanggal na lahat ng ano. Oo, wala na ito. Mag-water based cleanser na. Ah, sige na. Babalik Thank natin. Thank you and wait for me. A few moments later. Ayan. Hi guys, I'm back. So, na-remove ko na yung... Napakita muna natin yung ano. Huwag mong i-zoom kasi may tigyawat ako dito. Kasi isang piraso lang naman. Tapos pala magkaroon. Tapos medyo nagbabalat yung face ko kasi nag-exfoliate ako last weekend. Game. So, yun na nga. So, what's my rule of thumb with this? Kapag meron, galing akong makeup and nag-oil cleansing ako, usually ang ginagamit ko yung this one kasi this is for deep cleansing. Mas mabula siya in comparison to this one. So, ito ginagamit ko siya pagagising ko sa umaga. Kasi this is pure and mild. Yeah, pure and mild. And bubble cleanser kasi to. So, as you can see, yung bubble kasi na cleanser, hindi siya masyadong makatanggal ng dumi. Unlike dito sa mga cleanser na gel type. This one is gel type. Oh, basta pag ano. Pakita ko nga sa inyo yung consistency. Ayan, basta bagong makeup. Ayan, gamitin nila yan. Ito, pag galing makeup or galing sa... Ito, ayan, ayan. Oh, mas mabula. Ayan po, mas mabula yan. Ito. Ba't pinapatapos mo na agad yung video ko? Ito, hindi ito masyadong mabula. So, kapag kagising nyo sa umaga, wala pa kayong makeup, itong gamitin nyo, ha? Ayan, oo. O kung ano pa yung mga nire-recommend so, what niya. What are the benefits of double cleansing? Number one, it makes sure that your face is cleaned from all the dirt, makeup, SPF, or impurities. Why is that important? So that hindi ka magbe-breakouts kapag natanggal siya lahat kasi hindi makaklog yung pores mo. So that's number one. Number two, it prepares your skin as a clean canvas. Para kapag naglagay ka na ng toner, moisturizer, or serums, you'll be able to feel talaga na na-absorb siya ng skin mo. Kasi, although hindi siya squeaky clean, at hindi rin na-strip off yung face mo ng natural oils niya, you can feel that your face is clean so that it's gonna be ready. Tulad nga na sabi ko nina, as a clean canvas for your makeup. So, pakita ko sa inyo yung consistency. Last na. So, this one, yung sabi ko sa inyo yung mas mild, bubble talaga siya. Wow! So, technically, hindi talaga siya masyadong mabula. Foam yan eh. Yeah, foam or bubble. Ito naman, gel type siya. Ayan. So, mapapansin nyo. Wait natin. Ayan. Hindi nakikita kayo yung gel and diba? Foam. Diba? Gel type siya. So, kapag nabasa to, mas mabula siya. Tapos, ito naman. Wala lang, parang... Ito na yun, hindi na siya bubula. Very mild lang siya. Kaya ginagamit ko to kapag hindi ako nag-breakdown ng oil from my oil cleansing. So, sana guys may natutunan kayo sa video ko and it's something that's really close to my heart, skincare. Kasi nga talaga sinabi ko sa inyo, I'm a skincare enthusiast and please like and subscribe. Oh, marunong na ako. And comment kayo din sa comment section kung meron pa kayong mga gustong malaman sa skincare ko. So, this is my first and second step. So, I usually do 7-step skincare. Or just 3 steps, depending on my mood and the needs of my skin. So, kung gusto niyong malaman yung iba pang steps sa skincare ko, let me know. So, that will be all. Thank you for watching and see you again in my next video. Bye-bye!